Isa sa mga hilig na ulam ng mga Pilipino ay ang sinigang. Sa katunayan, naging malikhain ang mga Pinoy sa paggawa ng iba't ibang uri ng sinigang. Nariyan na ang sinigang sa Sampaloc, sinigang sa Kamyas, sinigang sa Santol, at ang sinigang sa Bayabas. Sa taglay nitong magkahalong asim at manamis-namis na lasa, ano nga ba ang nutrisyong maaring makuha sa pagkain ng sinigang na Bayabas? Good morning, Kuya! Ako si Crisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Ang ating topic for today ay tungkol sa sinigang sa Bayabas. Ito ay binubuo ng isda, bayabas, sili na pangsigang, kangkong, sibuyas, asin at paminta. Ito ay mayaman sa protina na ginagamit ng katawan sa pagbuo at pagsasaayos. May bahagyang dami rin ito ng complex carbohydrates na nakatutulong sa pagbibigay ng bitamina, mineral at fiber. Ang fiber na taglay nito ay nagsisilbing garbage collector sa ating katawan, kaya't nakatutulong sa pagkakaroon ng regular na pagdumi at upang maiwasan natin ang constipation. Nagsisilbi rin itong pagkain ng ating good bacteria sa tiyan. May taglay din itong bitamina tulad ng B vitamins na nakatutulong sa pag-convert ng ating mga kinain into energy. May mineral din ito tulad ng calcium at phosphorus na nakapagpapatibay ng ating ngipin at buto. At ang panghuli, meron itong sodium for nerve impulses, muscle contractions, and fluid and electrolyte balance. Ang one serving ng sinigang sa bayabas ay may katumbas na one slice ng isda o may timbang na 35 grams at kalahating cup ng fruits and vegetables nito o may timbang na 45 grams. Para sa mga tao may gastroesophageal reflux disease o hyperacidity, hinay-hinay sa pagkain ng sinigang sa bayabas dahil maaring makapagdulot ng sakit sa kanilang mga sikmura. At ang panghuli, anything na kakainin natin in excess is still bad for our body kasi nga naman pwedeng ma-stored as fat. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic for today. Muli, ako po si Crisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian.